Chevrolet Spark. Ayan, so ito yung isir natin guys, na restoration ng kanyang aircon. Bali, bagong palit nila to. Si Canowner sila, so walang aircon to. So pinacheck sa atin dito. So paglagay ko, walang preyo, no? Wala siyang preyon. So ginawa namin kanina, bali nagtemporary ako lagay ng preyon para malaman natin yung kondisyon ng compressor, kasi hindi natin alam yung history sa unit na to. Yan, so naglagay kami ng preyon tapos pinaandar, at nakita namin na yung compressor is walang compression, maingay. So hindi siya bumaba sa from 100 kahit sa 50 PSI, ha, hindi kaya niyang ibaba, no? Tapos wala pa siyang preyon. Tapos na electis namin, siguro yung evaporator may leak pa. At yun yung gagawin natin. Bali, pull out natin yung evaporator tapos magpalit tayo dito ng bagong compressor, flushing, dryer. Ayan, so yun ating i-share dito guys. At ito na, no, after natin na tanggal yung evaporator, condenser, at saka yung compressor, black oil siya guys. Laki ng damage sa internal, oh. Yan, oh. Yan ang kanyang oil. Nagawa siguro to dati guys, nagpalit sila ng evaporator tapos mga fittings, kasi yung mga fittings niya ito may mga gasket oil na. Yan, nilagyan nila ng mga gasket oil. Ito. Yan, so di siguro nila na nagpalit na sila ng expansion valve saka evaporator bago na din. So nandoon na niligtis natin, wala naman siyang leak. So i-flushing na natin siya ng konti. Tapos ang regarding sa ating condenser, no? So mag-inquire tayo, mas mabuti na magpalit lang tayo ng bago siguro nito, kasi sobrang itim. So sobrang itim sa loob. Ayan, oh. Ayan. Kung walang makunan dito sa atin, mag-obligar tayo mag-flushing nito. Pero hindi 100% na malinis natin, kasi meron itong mga maliit na butas na nasa suluk-sulukan niya, nakasaad dito sa pin sa tube niya. So hindi siya lahat na 100% na malinis. Ayan. So mas maganda na magpalit tayo ng bagong condenser din. So pero i-try natin, inquire natin kung may available dito. Ito ang kanyang dryer, oh. Tingnan nyo ang kanyang pots dryer, oh. Yan. So ginawa na ito dati, siguro hindi nila natanggal tong ito. So yung mga ano nya, oh, hindi nila natanggal, pinokpok nila dito, ayaw pa rin. Pero natanggal natin dahil ininit natin, no? Unti-unti lang, dandahan. So natanggal din naman. Yan. So hindi nila na resolve yung problema sa spark. So sa nagpalit na sila ng evaporator, expansion valve. So wala pa rin. So ang itesting ko to pag first na ano, chinik up natin, so wala talagang bumba. Ito, dami talaga yung compressor. So try natin na palitan yung condenser. Pero kung iba po rito ang compressor, palitan natin yan, oh. Yan, notice tayo pag walang makunan, plastic lang natin. After 3 months, palitan tayo ulit ng dryer. So update na natin tong unit ni sir, kasi mahal yung compressor pag masira ulit. Bumalik yung mga dumi, mga black oil. Yan, so ito yung update sa ating spark guys, no? Okay, so ito na guys, no? Bali, nagpalit na lang tayo ng bagong condenser kaysa mag-flushing tayo na hindi man tayo na hindi 100% na maubos natin yung black oil doon sa ating condenser na luma, no? Yan, so ito na yung compressor. Okay, bagong compressor, bagong condenser. Tapos itong mga line nya to, na flushing na to guys, nalinis na namin. Kasi para safety yung ating compressor, no? Yan, bago na, nalita ko na.
Kasi ito yung ano niya guys, oh, sa dryer, sa silica dryer, oh. Yan, oh. So ito yung sitwasyon, no. Oh. Pati sa loob ng condenser na diyan. So ganito din kaitim yung sa loob. So kahit i-flushing pa natin na ano, ulit-ulit, hindi talaga yan 100% na ano, kasi meron yung mga maliliit na butas, no. Pasukan ng dumi, yan. So mura lang naman to, compare mo sa magastos tayo ng mga 1x1B kung flushing, silica dryer din. So nag-ordya na lang tayo ng condenser para sip yung compressor, yan. So simple lang namin to guys. And then, so nag yung sa o-ring dito, kasi yung o-ring dito na sa mga Chevrolet is masila, no. Meron siyang steel. So nag-order rin tayo kasi yung nilagay iba. O-ring din siya na mayroong steel, pero sa engine ginagamit, hindi sa aircon. So tinanggal natin. Ayan, o. Uy. Ito yung ginamit nila na steel din to siya. Tapos may o-ring din sa may loob. Kaso makapal to compare sa pang aircon na gasket. Yan. So doon yun galing sa expansion valve. So hindi ko lang muna kinabit yung expansion valve kasi nag-order tayo ng rubber din. Kung o-ring pang Chevrolet talaga, no. Yan. So wait na lang natin pag dumating na. Okay, so ito na guys, ginabi tayo. At dumating na yung o-ring in-order natin. So ito na symbol na tugong na tayo ng freon, no. Yan, so start natin. Okay. Aircon. Okay, so yan, may hangin na guys, malamig na. At yung heater niya guys, no, bali na-cut off na ng unang gubawa, no. So grabe nga ano nila dito. Backlash, ano. So yun ang ating machine dito guys sa Chevrolet Spark. Yan, so nakita ninyo ang ating kinabit na bago is condenser din yung compressor. Tapos nagpalit tayo ng o-ring. Yan, condenser. Yan, so yun lang ating may share dito guys sa Chevrolet Spark. Sana may na-share tayo kahit kunti lang guys. So sana huwag kalimutan mag-subscribe sa ating munting channel. So yun lang, and thank you for watching. God bless po sa ating lahat.